Sa gitna ng West Philippine Sea o may 10 nautical miles mula sa San Antonio, Zambales, ipinamalas kaninang umaga ng Philippine Navy ang kanilang mga bagong weapon system. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panauhing pandangal sakay ng BRP Davao del Sur. Kasama ng Pangulo si House Speaker Martin Romualdez, Defense OIC Carlito Galvez at National Security Advisor Eduardo Anyo. Highlight ng umaga ang demonstrasyon ng kauna-unahang surface-to-air missile system ng bansa, ang Mistral III, isang makabagong weapon system na kayang itrack at wasakin ng mga airborne target gaya ng mga drone, aircraft at iba pang missile. Ang senaryo, na-detect ng guided missile frigate na BRP Antonio Luna ang isang hindi matukoy na air contact habang nagpapatrol sa kanilang area of operation. Witness how the Navy's most advanced ship addresses this possible threat to our sovereignty, showcasing its anti-air warfare capability. Ang problema, ilang minuto ang lumipas pero walang nangyaring missile launch. Paliwanag ni Navy Chief Toribio Adasi, nagkaroon pala ng technical glitch kaya hindi nakalipad ang drone na magsisilbi sana ng mock target ng missile. Our system is okay, yun lang yung target hindi nagpakita. So parang may baril tayo pero walang kalaban. So hindi nagpakita yung kalaban, so we had nothing to target. Pero mabilis na siniguro ng Navy Chief na walang problema sa kanilang bagong missile system. Our missile system is very good, very good condition. It's just that our target, our drone, had a technical glitch. But our ship was ready to acquire and hit the drone had it flew in the area. Plano ng Navy na muling magsagawa ng demonstration sa mga susunod na linggo, oras na maayos ang umano'y glitch. Sa kabila ng aberya, tagumpay namang ipinamalas ang iba pang mga bagong weapon system ng Philippine Navy, gaya ng bullfighter chaff decoy at ang kanilang anti-submarine warfare system. Naniniwala pa rin ang Pangulo na malaking tulong ang mga makabagong assets na ito para lalong palakasin ang kapabilidad ng Philippine Navy. With the fluid security situation in our region, it is imperative that the armed forces of the Philippines and of course the Navy is substantially equipped, trained, and always on alert to respond to any and all exigencies that may confront our nation. Overall, this upgrade in our vessel's weaponry will further enhance our naval presence within our territorial domain. Mula sa Zambales, dumiretso sa Pampanga ang Pangulo para daluhan ang pulong ng League of Philippine Provinces. Sa kanyang talumpati, siniguro niya na patuloy na pinag-aaralan ng kanyang administrasyon ang maayos na implementasyon ng Mandanas-Garcia ruling ng Supreme Court na siyang nag-devolve o naglipat sa mga lokal na pamalaan ng function ng pagbibigay ng basic services mula sa national government. We gave ourselves until the end of this year, of 2023. We gave ourselves until the end of this year. And we will then put another, I will then sign another executive order putting into place all and defining very clearly which of these services, which of the functions belong to the local government and which belong to the national government. Nangako rin ng Pangulo ng mas maigting na suporta para sa mga lokal na pamalaan para mabigyan ng pagkakataon ng mga LGU na aksyonan ang kanilang mga inisyatibo. Kabilang din dito ang pagsiguro na mayroon itong kaakibat na training at pondo. Pia Gutierrez, ABS-CBN News.